metal. Burat na burat na tong agnoy. Suck my dick, mga unggoy. Enjoy your meal na nakahain. Mga salita mo na mismo sa'yo ang ipapakain. Yun na. Yun yung pina-highlight. O, okay? Pina-nagdadala kung bakit ito yung title, Bon Appetit. Enjoy your meal na nakahain. Itong hinain ko sa'yo. Itong pinapalamon ko sa'yo. Itong mga sinasabi ko. Okay? Sariling salita mo, sa'yo ang ipapakain ko. Ang sarap nito sabihin sa mga utol. Kung kayo may mga hater, masarap itong sabihin. Yung mga sinasabi ni Sinyo. Especially. Grabe ha, grabe ha. Ang dami niyong nagre-request nito, mga utol. Ang dami-dami niyong nagre-request. So, syempre, sino ba naman ako para kayo ay tanggihan? Syempre, pagbibigyan ko kayo dahil malakas kayo sa akin. Okay? Eto na yung nire-request nyo. Sinyo, Bon Appetit. So, Bon Appetit sa French. Okay? Pero sa English, sa American English, ang basa nila ay Bon Appetit. Okay, mga utol, pero parehas lang yan. Acceptable. Okay. Bon Appetit means enjoy your meal. Good appetite. Okay? Yun ang meaning niyan. So, ano nga ba ang gustong paratingin sa atin ni Sinyo sa track na ito? Game na. Kumusta ka? Ayos lang. Always good in the hood. So, ito pala first ever collab na may music video. Mm. Oh, after ilang years, ngayon lang ako ulit nakagawa ng music. At salamat naman at nakapaglaan na ako ng oras dito. Alam nyo na, dami kasing ginagawa. Teka lang, yung director nitong music video nito na Sinyo ay si Paul Cabrera. Shoutout sa'yo. Siya rin yata yung gumagawa ng mga music video ng Pampanga's Finest. Okay? So kung hindi ako nagkakamali, si Sinyo ay membro din ng Pampanga's Finest. Kung hindi ako nagkakamali, o 045 Battalion. Pero iisa na yata ito sila. O sila Crazy G, mga utol. At tama si Sinyo. Marami siyang ginagawa. O businessman ito ngayon. Siya ang may-ari ng Real Jokes Clothing. Shoutout sa inyong lahat! So ano ang naging inspirasyon mo sa kantang ito? Ang naging inspirasyon ko dito syempre yung mga mababait sa akin, yung mga naging best friend ko sa industriyang ito. Tayo natin ilaw. So ano naman ang masasabi mo sa mga nagsasabi na magbadal ka na lang, huwag ka na gumawa ng kanta, offbeat ka daw, at hanggang flip top ka lang. Ano masasabi mo doon? Well, let's see. Etong kanta ay para sa mga hater niya. Okay? Simpleng-simple. Palagay ko wala siyang pinupuntiryang isang tao lamang. O, ngayon, palagay ko lang ha. O, ito yung mga para sa lahat ng hindi naniniwala sa kanya o kumukontra. Parang ganun. Okay, mga utol, tuloy na natin. Let's see. Ito na. Maganda yung intro ha. Zero 045 Records. Teka lang, shoutout natin muna yung ano. Masyado yung ano eh. Siyempre, shoutout natin yung mga gumawa. Okay. Recorded, mixed and mastered by at 045 Records. Okay. Beat produced by Madflow Music. Shoutouts kay Madflow. So, nandito lahat ng credits, mga utol. Shoutout sa inyo lahat. Real Jokes Clothing. BTS. Oh, so, ito na lahat. Anyway, tuloy na natin. My jokes were bad. Ako ba din to yung sinabihan yung walang mararating? Tignan mo naman yung karmang dumating. Igat sa liig ang hirap bitbitin. Ay bungan ng kung paano nyo maliitin. Lahat ng meron kami ay bunga ng kung paano nyo maliitin. Okay? Napakalinaw nung atake na yon ni Sinyo. At yung beat, shoutout dun sa gumawa ng beat si Madflow. Kung hindi ako nagkakamali, kakabasa ko lang. Tuloy na natin. So, mainit yung unang atake, no? So, eto'y para sa inyo. No, kaya tingnan nyo yung karma dumating sa inyo.
Mukhang mag-e-enjoy ako dito. Tuloy na natin. Higang hirap bitbitin. Everything we spend ay bungan ng kung paano nyo malitin. Dati nyong tinatawanan, ngayon ay patawa-tawa. Dati na walang-wala, ngayon walang-wala ka. Kitang-kita naman, nakita lang ng nakita. Kung bakit ba gusto nyo ako ulit na makita? Yung klase nung ano, no? Ito yung signature na klase ng pagsulat o yung written style ni Sinyo. Papansin niyo ito kung sinusubaybay niyo siya sa mga battles, no? Yung isang word ay nilalaro niya ng mas marami na iba-iba yung meaning. Pero isang word lang gamit. At katulad nito, kita niyo na makitang-kita niyo naman, makita, gusto niyo akong makita. So pero iba-iba yung meaning nung paggamit niya, yung pagsalpak niya sa isang linya. Okay? So marami siyang ginawang ganyan, especially sa mga battles niya. Balikan natin konti. Alang nang nakita kung bakit ba gusto nyo ako ulit na makita. Hindi yan mga utol ano ha, yung sinasabing nauubusan na ng words of vocabulary. Kaya umuulit ng salita, hindi. Sinasadya niya yan. Yan yung signature na written style ni Sinyo. Ginagamit niya yan palagi sa mga battle, no? Naaalala ko pa para mga ganun. Okay, tuloy na natin. So tinitira niya o pinaparamdam niya sa mga hater niya kung ano yung pakiramdam. Basta ganun. Na ako'y nandito ngayon at ikaw ay nandyan. Anong nangyari sa'yo? Tuloy na natin. Putanginang sarap mura, lalong lalo na sa mukha mong tangina ka. Malinamnam, pakinamnam, muntik kong malimutan. Ganito to, kasarap sa pakiramdam. Lang. Ginalingan ko't ginalawan. Ginawa ko lahat ng paraan. Di nag-alangan, di nagdahilan. Magkalaman lamang ang dyan. Gugot pawis ang inilaan. Kapag gusto merong paraan, kaya paraan. Pwede bang tumabi ka na dyan? So yun, ginawa ko to lahat, no? Ginawan ko ng paraan para magkalaman ang dyan, no? So sa madalit sabi, etong nakakamit ko ngayon, and bunga rin to ng pagsisikap ko. Dugot pawis ko ang inilaan. So hindi niya pa nabanggit yung oras na inilaan niya rito. 'Di ba? Mga utol ay pero nagsasabi rin siya ng isang inspirasyon. Kung paano niya na nakamit kung anong meron siya ngayon. Natalam natin si Sinyo ngayon ay isa nang ganap na negosyante, siya ay may-ari ng Real Jokes Clothing, and who knows kung ano pa yung mga negosyong meron siya. Alam ko ay nilabas niya na meron siya parang mini restaurant, no, sa Pampanga. And okay yung buhay na dumadating sa kanya, which is good. Pero hindi niya yun nakuha ng, oh, ganto na ako bukas, ganto na, mayaman na ako, may pera na ako. Hindi, nakuha niya yun, ginawa niya ng paraan. Okay? Kaya tumabi ka dyan. Ano? Pakinamnam. Anong pa? Ganito pala kasarap sa pakiram. Parang kinakawawa niya dito yung mga nagmamaliit sa kanya dati. Ganun yung dating. Okay mga utol, tuloy na natin. Nakaharang ka sa dadaanan. Gusto mong masagasaan. Mamatay nang walang pangalan. Taranat nang magkaalaman. Sige nga't ako ay pakitaan. Mga nagtatapang-tapangan. Ngayon nyo ko yabang-yabangan. Para sinasabi niya, eto na ako ngayon. Ngayon kayo magsasalita ng ganyan. Dati parang minamalit-malit niyo ako. Niyayabang-yabangan niyo lang ako nung nagsisimula pa lang ako. No, ito ah. One thing good about Sinyo, no? Na yung kung anong ugali niya noon, pakiramdam ko, hindi ko naman siya masyado nakakasama o ilang beses pa lang. Pero, alam mo yun, kung anong meron siya noon, kung anong klase pagkatao siya noon, eh, parang ganun pa rin naman siya ngayon, palagay ko. Okay? Mautol, no? Yung mga nagmaliit sa kanya noon, eh, yan. Ngayon niyo ako yabang-yabangan. So, parang, to this point, meron na siyang karapatan na magsabi na ganun. Mga utol, may napapatunayan o napatunayan na siya sa kanyang buhay. Eh kayo, yung mga nanainira sa kanya, meron ba? Yun ang tanong niya. Ngayon nyo o yabang-yabangan. Kung hindi man sobrang successful ngayon ni Sinyo, eh on the way siya ron. Basta magtutuloy-tuloy yung kanyang ginagawa. Okay? Pero nagbibigay pa rin siya ng inspirasyon sa inyo, ha? Kayong mga galit sa kanya, kung sino man, o masamang. Tuloy na natin. Nice job, Sinyo. At ako ay pakitaan. Mga nagtatapang-tapangan. Ngayon nyo ko yabang-yabangan. Bitch! Taste your
own medicine, boy. Damadamahin mo at i-enjoy. Anong pakiramdam, pare ko'y? Na kayo ang kinikengkoy ng dati ninyong tinototoy. Total, burat na tong abnoy. Sakma dick, mga ungoy, boy! Kung asar na asar ka na, ano? O, alam nyo na yung sinabi niya. Burat ka na? Eto. Basta enjoy nyo lang. Yeah, yun. Kaya bon appetit. Kaya pala bon appetit. Enjoy nyo yan. Etong hinain ko, enjoy mo ha. Parang ganun. Balikan natin konti. Total, burat na tong abnoy. Sakma dick, mga ungoy, boy! Enjoy your meal na nakahain. Mga salita mo na mismo, sa'yo ang ipapakain. Yun na. Yun yung pina-highlight. O, pina-nagdadala kung bakit ito yung title, Bon Appetit. Enjoy your meal na nakahain. Etong hinain ko sa'yo. Etong pinapalamon ko sa'yo. Etong mga sinasabi ko. Okay? Sariling salita mo, sa'yo ang ipapakain ko. Ang sarap nito sabihin sa mga utol. Kung kayo may mga hater, masarap itong sabihin. Yung mga sinasabi ni sinyo. Especially, kapag ikaw ay medyo maganda yung tinatakbo ng karera o ng buhay. Okay? At alam natin si sinyo ay, yun nga, maayos ang kanyang kinalalagyan sa ngayon. Okay, mga utol, dahil yun, bunga ng kanyang pagsisikap. Sabi niya naman din, di ba? At alam natin yan lahat kung kayo'y nagsusubaybay o nakasubaybay sa hip-hop o sa... Okay, tuloy na natin. Papansin na, patay gutom, sa atensyon patay natin. Nilamon ka ng kaka-hip-hop mo, pero di ka pinakain. Masakit yun, ha? Masakit yun, ha? Nilamong ka ng kakahipap mo, pero di ka pinakain. Sakit yun. Yung mga sobrang diin sa pagiging hip-hop, pero hindi naman sila nagigain sa pagiging hip-hop. Bo, hindi natin pwedeng sisihin. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga talagang down sa pagiging hip-hop nila. Ngunit ang sinasabi dito, ang tinutukoy din ni sinyo, oh, tabi-tabi po, ang tinutukoy dito ni sinyo, ay yung mga hater niya na talagang gets, okay? Hindi ko na kailangan ipaliwanag. So, ano yung nangyari sa kakahipap mo? Hindi ka naman pinapakain yan. Parang pwede ko to sabihin. Okay. Naintindihan nyo na yan. Tuloy na natin. Siyang patayin natin. Nilamon ka ng kakahipap mo. Pero di ka pinakain. Bon appetit. Ano mapait? Lunukin mo kasi ng papikit. Pinadai ka na lang ng mga dati mo nang minamaliit. Iyong mang igiit. Di ka man hit. Dama mo to at iyong batid. Karma sa bitch talagang masakit. Huwag kang mahiyang umaray kapanid. So what's your mouth? Para sa lahat ng mga nag-doubt. Di ka ba proud? Look at me now. Naabot ko ang inyong tinatanaw. Gusto ko yun. Di ka ba proud? Look at me now. Naabot ko ang inyong tinatanaw. Okay. Isang uuwa ka rin ng inspirasyon sa mga taong, di ba? Ito si Sinyo, kung ito ay magiging super milyonaryo o mayaman, isa to sa mga kukonsider natin na rags to riches. Alam natin, kung hindi nyo nasubaybayan yung buhay ni Sinyo, may mga interview siya na lumabas doon sa, may napanood ako kay Boss Toyo yata, paano siya nagsimula. Okay? Marami tayong mapupulot sa mga artists o rap artists na nagsimula talaga sa wala. Yung as in, hindi sinabing natin. Wala talaga yung buhay ay hindi ganong karangya. Yun ang ibig ko sabihin. So, isa si Sinyo kung sakali. Pero ngayon, maganda na talaga yung tinatakbo ng kanyang buhay. Sa lahat ng mga nag-doubt, di ka ba proud? Look at me now, naabot ko ang inyong tinatanaw. Parang ikaw ay silaw at ligaw, gutom at uhaw, sa kada hiyaw. Magasiman, tumanga hilaw, lamon pa din na parang kilaw. Teka lang, mga hip-hop, mga rappers sinasabihan niya doon. Sa part na yun, oh. O sa buo, pwede naman. Pero hindi lang sa rapper, eh. It goes out to all, no? Parang, pero, yung etong part na to, sa mga rapper to na hater niya. Ewan ko sino yun, mga utol. Hindi ko pwedeng tuuyin, eh. Parang para sa lahat ng ayaw sa kanya o may mga sinasabing masama sa kanya, lalong-lalo na nung nagsisimula pa siya. Sa kada hiyaw, magasiman, tumanga hilaw, lamon pa din na parang kilaw. Manot ang pau, paano ko naging mababaw? Mga tungaw, ikaw nga tong nagsabing galap ka ng halimaw. Mabangis daw, malupit raw, malahayop daw pag bumitaw. Feeling go. Yung mga part na yun, no? Yung malahayop daw pag bumitaw. Parang bumabattle siya, eh, no? Balikan natin, ha?
ang halimaw, mabangis daw, malupit raw, malahayop daw pag bumitaw. Feeling ko, wow, kaso bigla ko kayo pinagkakalabaw. So yun, feeling goat. Tapos bigla ako kayong pinagkakalabaw. Kambing kalabaw, oh. Alam nyo na yun. Pwede rin, para mas simpler, pinagkakabayo. O yun na yun. Para pressed. Basta feeling goat, pinagkakalabaw. Oh. Parang, alam ko nagigets nyo na yun. Termino ito kadalasang ginagamit sa basketball. No? Kinakalabaw mo na yung mga kalaban mo. Yun, mga utol. Parang pinipwersa. Yun, ganun, parang ganun. Binubuli, pwede rin. Okay, mga utol, tuloy na natin. Daming nagsilitaw, puro daming sumingaw. Daming satsat, daming dakdak, damdamin na ay sinisigaw. Ayun, gumamit na naman siya ng signature written style niya, yung dami. Pero yung isa ay dami, D-U-M-M-Y. Okay, daming satsat, daming ganyan. Dami, ang daming lumitaw, parang ganun. So, signature style niya yun. Okay, written style ni Sinyo. Puro daming sumingaw, daming satsat, daming dakdak, damdamin na ay sinisigaw. Nakeshuwak, hindi daw swak, wag nang mag-rap kasi palpak. What the fuck, kanino ba tong tagapalakas? Sige iya, ngayon bumalik ako at ang gulang pang tapos na ang pananahimik ko't pag-abang. Kaya malamang may magsabing sino ko para magyabang. Yahoo boy, senyorito, animal ko po darang. Pero hindi ko naintindihan yung... alam ko animal, kupudatang, parang animal ako, halimaw ako rito. Pero yung ako po si senyorito, yun, naiintindihan ko yun. Pero itong animal, kupudatang. So hindi ko naiintindihan yung mga utol Kapampangan yun, pakicomment na lang yung kung anong meaning nung sinabi niya sa last. Basta sinabi niya, ako po si sinyo. Ako, pero ako yung senyorito. Okay? Double meaning yung sinasabi niya, double entendre. Ako po si senyorito, animal kupudatang. Ayan na. Okay, sabi biglang umalis. Uy, huwag kang alis, talo pa kami. meron pa. Tapusin nila natin yung video, mga utol, ha. Tayang din. Ako ba din to yung sinabihan yung walang mararating. Yun lang yung sasabihin sa uli. Anyway, sana nag-enjoy kayo, mga utol. Ako yung nag-enjoy. Okay, nag-enjoy. Congrats dito sa Bon Appetit na Sinyo. Shoutout sa iyo, Sinyo. Okay, dapat meron kami interview nito. Kaya lang. Well, anyway, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles on behalf of the Real South Prime Production. Ayan, pinagbigyan ko kayo, ha? By demand. Etong track na to, by demand. Okay, mga utol, pakishare na lang. Pakilike yung video, kung ano pa man. Maraming salamat. Pakisubscribe. Kayo mag-iingat. Keep safe, mga utol. God bless at saludo pa rin ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Supportahan po natin ang Pinoy Hip Hop. Tuloy na natin.